morning, good afternoon, good evening mga kaibigan. Pilipino OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroroon, ay pagpalain tayo ng Diyos bawat isa. At gayon din, pagkaluubad tayo ng mahabang buhay bawat isa. Agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos, ang pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Agbyag ka, Apolacay. Mga kaibigan, bigyan natin ang reaction tun si ano? Si Attorney Libayan, mga kaibigan. Di ba? Kasi meron siyang banat kay ano, kay TV Bosley, mga kaibigan. So pakinggan natin yung mga reaction niya, mga kaibigan. Tingnan natin kung ano yung magiging komento natin sa kanyang vlog, mga kaibigan. Ito, isang attorney to, mga kaibigan. Legitimate tong attorney, mga kaibigan. Attorney talaga to. Talagang ano, graduate ito, mga kaibigan, at nakapasa ito sa bar exam, mga kaibigan. Kaya siya naging abogado, 'di ba? Pakinggan natin, mga kaibigan. Ating skills, common sense, no? Alam nyo naman na lahat at wala na dapat naluloko. Ano? Naluloko? Kami na OFW, kami na nagmamahal kay Francis Leo Antonio Marcos, kami na kumikilala sa pandemic hero, maluloko? Meron naman siguro kaming sarili naming pag-iisip, sarili naming pananaw at sarili naming desisyon, di ba? Pampagana, ano, meron akong ipapakita sa inyo. Pampagana daw, mga kaibigan. Na video. Attorney to, mga kaibigan, ha? Attorney. Di ba? Binibigyan ng reaksyon ang ating TV.Bosley, mga kaibigan. Nung mga followers daw, no? Mga defenders, ewan ko, mga vloggers. Itong si Norman Mangusin. Yeah. We are FLM defenders. Francis Leo Antonio Marcos defenders. We love Francis Leo Antonio Marcos and we will defend Francis Leo Antonio Marcos. No, o kaya Francis Leo Marcos na pinag pinoprotektahan sila dahil daw inatake ko daw yung kanilang pandemic hero. Ano? Uulit-ulitin ko dito. Ano? Uulit-ulitin ko lagi. Issue, hindi tao. Issue, hindi tao. Eh, doon sa issue, sino may pumapaloob sa mga issue? Di ba tao? Parang ganun eh. Parang ganun yung pagkakaintindi ko. Ako, high school graduate lang ako, mga kaibigan. Sa mababang paaralan, sa mataas na paaralan pala, mga kaibigan. Kasi yung mababang paaralan, elementary yun. Graduate ako ng mataas na paaralan. Di ba? Issue. O, di ba? Sino ba yung sangkot sa mga issue? Di ba tao? O, di ba? Magkatugmaya, magkasama yan eh. Pwede bang magkaroon ng isang issue na hindi involved ang tao, di ba? Ewan ko lang, ha? No? Itong taong ito, no? Si TV Bosley na ito. Ano, hindi ko alam kung ano ang meron siya. Ano? At sobrang hindi mo alam meron siyang ano? Mataas siya sa kahit kanino eh. Ano? Paano mo naman nasabi na mataas siya kahit kanino? Di ba? We just expressing our, what do you call this? Ang hirap, mga kaibigan, pag attorney yung binibigyan mo na reaction, mga kaibigan. YouTuber na attorney ito, mga kaibigan. Mga ngamoti tayo dito, mga kaibigan. Sir Perdi, tulungan mo kami dito. Pakinggan natin yung sasabihin niya. Pero bago yan, mga kabatas natin, ano, papakilala muna ako po si Attorney Libayan at ako po ay isang trial lawyer. At maraming tao ang nagjudge sa akin. Isang trial lawyer, okay. Pakinggan natin kung anong sinasabi sa akin itong si TV Bosley na ito. At pagkatapos po nito, mga kabatas natin, no, itong ating live stream na ito, dun sa gitna, no, pag-usapan natin si Francis Leo Marcos. Tapos umpisa. Oh, pag-usapan natin si Francis Leo Antonio Marcos. O siyempre, dinadamay mo na naman si Francis Leo Antonio Marcos dito sa usaping yan. Siyempre, may involve kami dyan kasi FLM vloggers kami. Depender kami ni Francis Leo Antonio Marcos eh. Natin kay TV Bosley at tapusin natin kay TV Bosley at meron akong announcement na maganda na sasabihin. Bakit may announcement pa si Atty. Mga kaibigan? Inyo, at sana makipag-participate kayo para matapos na yung mga gantong klaseng kalokohan. Ano? Kalokohan? Sa internet, no? Sa social media kasi. Internet at social media. Ang dami nito mga ano eh, tulpo. Oh. Tapos, kung sino-sino pa mga ano, mga vloggers, mga kaibigan. O, pati sila ano, kung sino-sino mga ano, o.
ayan, ang daming mga vloggers, mga kaibigan. Ano yung mga tumutulong ng mga vloggers, mga kaibigan? Ewan ko anong motibo niya, mga kaibigan, di ba? Pakinggan lang natin. Hindi na po maganda. Ano? Pakinggan muna natin siya. Anong hindi na ang mag, ano yung hindi na maganda? Tignan natin kung ano yung mga pinagsasabi niya. Ano? Tignan niyo yung intro niya, ha. Tignan niyo kung paano siya mag-umpisa sa kanya mga live stream. So, si TV Boss Lee, yan yung channel niya, no. Meron siyang 33.5k subscribers. Papakita ko rin yung Ba't kailangan ko pang banggitin na meron siyang 33.5k subscriber? Anong relevant nito sa ano? Diba? Na medyo mas mataas yung subscriber mo sa kanya? Ganun ba yung gusto mong palabasin? Attorney? Mukha nito, no, taong ito, sa huli. Pero umpisa ito pa lang, tapos yung mga banet niya sa akin. Game. Binigay ko sa pangarap lang. Ang 10% ni TV.Bosley ay ibinibigay niya charity sa Panginoon, so sa simbahan nito, mga kaibigan, ha? Kung hindi ako nagkakamali. Ang 10%? Hindi daw, mga kaibigan. No? Hindi siya pabor, mga kaibigan, na sa rules ng simbahan, mga kaibigan, mayroong mga simbahan, may mga sekta na nag 10% is ilaan mo sa Panginoong Diyos. Mayroong mga ganun, mga kaibigan. So hindi siya pabor doon sa pinatutupad ng mga ilang simbahan na ganun. Siguro binigay ko sa Panginoon at Panginoon ko, bukan niyo magbigay na 10%? Yeah. Oh, sabi ni TV.Bosley, inaakay niya yung mga tao na subukan ninyo na magbigay ng 10% ng inyong mga income. Kung kaya lang naman yun, eh, di ba? Oh. 100% ng income niya daw binigay niya sa... Wala naman sinabi si ano, TV.Bosley daw 100% binigay niya, 10% ang pagkakarinig ko, eh. Panginoon, subukan yung magbigay ng 10%. Panalo siya agad sa inyo, no? 10% lang daw ibigay niyo sa kanya, 100. Oh. 10% ang ibigay sa kanya. Sa kanya 100%, parang binibigyan to ng ano, mga kaibigan, hindi ko maintindihan yung ano na 'yan. Ano pinupunto niya diyan? 10% na, wag na siyang kumain, ano? Tapos Panginoon, bangkit agad ng Panginoon, tantahan. Oh. Lahat tayo na naniniwala sa Diyos ay may karapatang banggitin ang ating Panginoon, di ba? Not unless kung ikaw ay hindi maka-Diyos, di ba? Kung hindi ka makatao. Yun lang yun, eh, di ba? Kasi ang alam ko sa attorney, mga kaibigan, eh, justice nga yan, mga kaibigan, di ba? Na ano, pag gumagawa ka ng ano, eh, ng mga resolusyon o ng mga kung ano ipapasa mo sa korte, eh, sa bandang huli, merong ano, eh, prayers, eh, na ano, eh, God be with us, parang ganun, yung ganyan-ganyan. Yung sinasabi niya, tapos mamaya ipi-play ko kung ano yung sasabihin niya towards the end, at saka kung ano ang content ng mga vlogs niya. Ito, mga defenders ito, no, mga vloggers, ni Norman Mangusin. Oh, Norman Mangusin ka naman ngayon, oh. Oh, diba? Saan mo pinanghugutan yung ano na ganyan? Ha? Nakakasiguro ka ba na ang lihiti mong pangalan ni Francis Leo Antonio Marcos ay Norman Mangusin? Baka makuryente ka dyan. No, at ito yung mga tumitira. So, may galit na ito, mga kaibigan. So diyan, ano, mga kaibigan, kasi ito talagang inano na ito nila, ngak-ngak, mga kaibigan. Hindi na nila tinigilan ito, mga kaibigan, na talagang hahatakin nila ito, mga kaibigan, kasi maraming subscriber ito, mga kaibigan. Hahatakin nila para yung mga subscriber nito, mga kaibigan, eh mag-subscribe din sa kanila, ganitong ganyan. Ganon yan, mga kaibigan, yung style na nila, ngak-ngak, eh. Sa kanya, kapag tumitira para sa kanya, di umano, no? Kapag merong nagsasabi, no, nang hindi nila gusto, diba, ito yung mga taong ilalagay natin sa lugar, no? Sampu ng kanyang mga kasama. Ito. Kung hindi nyo kaya sa 10% kahit magkano na lang, kung sa church kayo mo lang. Oh. Kung hindi nyo kaya yung 10%, kahit magkano na lang. Diba, ini-encourage yung TV Bosley na magbigay tayo sa ating simbahan, diba, ng charity. Diba? Yun yung naiintindihan ko, eh. Diba? Kung saan church kayo bilong? Oh, pinagtawanan pa niya, mga kaibigan, kung saan church daw tayo bilong, mga kaibigan. So, di walang galang ito, mga kaibigan, sa simbahan. Personal kong opinion yan, ha? Kasi pinagtawanan niya, eh. Yung salita na ganun, eh. Nakakatawa! Oh, nakakatawa daw, mga kaibigan, na kung saan church tayo bilong. Oh, diba? Damay-damay ito, mga kaibigan. Kung saan kayong church na belong, di ba? At makikita niyo yung mukha niya mamaya, mga patas natin, no? At makang malalaman natin kung gaano siya katapang, gaano siya kayaman. Ano? Yan, tuloy natin. Well, like, so, anong pinuportray mo ron kung gaano siya kayaman, gaano siya kayabang? O di ba, parang ano, takutan ba yung laban dito? Parang medyo merong konting ganun, eh. Parang may dating na ganun na ano, eh.
na hindi ka na pwedeng maging mali eh. Na hindi na kami pwedeng maging tama, ikaw lang yung tama. Parang ganun yung dating eh. Ang importante yung relasyon natin sa Panginoon. Tama si TV Boss din, mga kaibigan. Napaka-importante ng relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Dahil lahat tayo mamamatay. At lahat tayo haharap at huhusgahan tayo bawat isa ng Diyos sa ayon sa ating paniniwala at ayon sa ating mga thoughts. Diba? Sikreto ko po yan sa'yo. Yan, importante daw yung relasyon niyo sa Panginoon. Ano ba tinutok? Talaga, importante yung relasyon sa Panginoon at unless kung wala kang kinikilala ng Panginoon. Puro ng Panginoon. Aminado ako mga kabaris natin. Sinasabi ko naman sa inyo, hindi ako maka-Diyos. Oh. Attorney Libayan, inaamin daw niya in public sa kanyang YouTube channel na hindi siya maka-Diyos. So, period na tayo dyan mga kaibigan ha. Sa kanya na mismo nang galing yun. Diba? Marami akong kasalanan. Pero sinusubukan ko maging mabuting tao. Marami kang kasalanan pero sinusubukan mo maging mabuting tao. Doon kaya sa mga kasalanan na ginawa mo, eh hindi ka naging mabuting tao nung kinumit mo yung mga kasalanan na yun. At ngayon, sinusubukan mo maging mabuting tao. Okay. Ngayon, Panginoon siya ng Panginoon, tingnan natin kung anong klaseng tao siya mamaya. Ano? Ayun po yung sikreto ko. Oo, may sikreto pa siya. Oh, parang pinagtatawanan mo ang isang TV.Bosley. Kumbaga kami parang ano, maliliit kami mga vloggers, maliliit kami YouTuber, hindi kami abogado, hindi kami nagtapos sa pag-aaral. Wala na ba kaming karapatan na magsalita, na mag-express ng aming opinion, na maniwala kung saan namin gustong maniwala? Ha? Ano ba yung purpose mo rito? I-drive kami sa paniniwala mo na yun ang tama, na doon kami maniwala? Ha? Parang mali naman yata yun. Meron kami dito mga paninindigan sa aming mga sarili at alam din namin kung sino yung pinaniniwalaan namin at hindi namin paniniwalaan, di ba? Hindi mo kami pwedeng diktahan dito, di ba? Yan din yung sekreto niya, para... Di ba? Kung pagtawanan niya ang isang TV.Bosley mga kaibigan, di ba? Masakit yun, di ba? Kasi tayo mga ordinaryong mamamayan tayo, hindi tayo tapos ng pag-aaral o ganito ganyan, ganyan ganito. Di ba? Tapos ito isang abogado mga kaibigan sa YouTube. Oh, nagsasalita ng ganyan. Kanyang kapwa. Para pakinggan natin. Malaman nyo. Ayun ako yung boses ko. Diyos ko niyo. Yan, sekreto niya. Para malaman nyo daw. Anong malalaman nyo, di ba? Tanong tayo dun sa mga sinabi niya. Ang sekreto ni TV.Bosley, yung 10% ng kanyang income, eh, binibigay niya sa simbahan. Oh, what's the big deal with that? Sa akin. Di ba yan ang intro niya? No? Ang Panginoon. Bigay kayo ng 10%, bigay kayo ng ako 100% ibibigay ko, no? Kayo kahit 10% lang ibigay nyo, ako na yung panalo. Diba? Pero syempre, saan yung katibayan na nagbibigay? Wala nga siyang katibayan na may income siya. Yung pagkukopra ni TV.Bosley mga kaibigan, tsaka yung negosyo ni TV.Bosley, yung pinakikita niya na nagkukopra sa, hindi ba pa sapat na ano yung katibayan? Ng income, anak ng patuting naman talaga, oo. Attorney nito ha. Mas bibigyan niyo lahat. Siguro binibigyan niyo lahat kasi wala siyang kinikita. Wala siyang binibigay. Okay. Oh. Wala siyang kinikita. Paratang na yan. Kay TV Bosley, na may pagtatawa. May pagtatawa. Ganun din lang. Pero tignan na natin, you know, yan yung intro niya. Tapos pinatanong ko na dito para makita niyo kung anong klaseng maka-Diyos itong taong ito ng si TV Bosley na ito. I love you, Eclet. Hello, Cantrello. Para ako. Yan, yan, no? I love you, FLM daw, no? Ngayon. Yes, we love FLM. Kaya kami nananatili dito sa FFCI dahil nagmamahal kami kay Francis Leo Antonio Marcos at kumikilala kami sa kabayanihang ginawa ni Francis Leo Antonio Marcos nung panahon ng pandemya. Lalo na nung March. Alam niyo po kasi, itong mga followers na ito, they emulate most of the time kung sino yung iniidolo nila. Diba? Marami rin akong napanood na videos ni F. Marami doon siya napanood na video. Alam, pati nung pandemic pa, no? Itong Norman Mangusi na ito, mamaya. Oh, kung magparatang ito mga kaibigan, ang ganun pangalan mga kaibigan, diba?
pag inilabas ni Atty. Carochi Bistido, mga kaibigan, yung birth certificate ni Apulakay natin, mga kaibigan, eh, isa to sa mga ano, mapapahiya pag nalaman niya ang katotohanan. Iisa-isahin natin yun. Tapos pag... Dahil ang source ng ano, info nito, mga kaibigan, eh yung mga 14 Judas, mga kaibigan, sigurado yan, walang paltos yan. Pag hindi pa kayo natauhan, malaki ng problema ng pamilya niyo sa inyo. Pag hindi pa kami natauhan, parang isang taon na kami mahigit dito, nakikipaglaban, sumusuporta kay Francis Leo Antonio Marcos. Anong matatauhan sinasabi mo? Anak ng patuting naman talaga, oo. Alright, tuloy natin. Okay, and the boss mo ngayon, really. Yan, so ganito mga sweet ko, mga tropa. So, attorney ko no, Libaya. Yan, attorney ko no, Libaya, yan ha, babanat na siya, di ba? Takot na daw ako, kunwari, di ba? Ang ginagawa nitong abogado. Takot na takot na daw siya. O kunyari lang pala eh. O anong big deal? Kunyari lang naman eh. O ikaw na mismo nagsabi niya na, na sinabi ni TV that mostly, takot na takot ka na, kunyari. O may kunyari lang pala eh. Masyado nitong pulbo. Masyado ka naman seryoso. Pol, abogado, asok mo. Yan, pulpul na abogado. O nakapagsalitaan TV that mostly ng ganun. O bakit nakapagsalitaan ng ganun na ano? Na ganong klaseng abogado ka, mga kaibigan. O, di ba? O, ito nga, mga kaibigan, o, Ben Tulpo, Labels Attorney, Chief Lawyer, mga kaibigan. O, di ba? O, isang Ben Tulpo, isang tulpo, nililabel ka lang sa mababang ano, klase ng pagka-abogado. Ayan, o, ayan, o, kitang-kita dyan, o. O, ayan, o, ano pang ano mo dyan. O, di ba? So, ang request ko sa iyo, attorney, is pakilatag mo naman yung biography mo. Di ba? Saang school ka gumraduate? Summa cum laude ka ba? Magna cum laude ka ba? Di ba? Yung mga achievements mo, yung mga medals, yung mga ano. Tapos yung law school mo, kung saan ka nag-graduate, kung saan ka, ano yung mga masteral mo sa pagiging abogado. Siyempre, kailangan ilatag mo yan para doon namin ililabel kung saan level ka ng attorney, na ano, kung high class ka ba ng attorney, o yung, kung ikaw yung nasa pinakamababang klase ng attorney, mga ganun-ganun ba, di ba? Pang ilang ka ba sa bar exam, ilang beses ka ba nag-take ng bar exam, one time ba, two times ba, three times ba, o ganito, ganyan, ganyan, ganito, di ba? Patingin naman ang mga credentials mo, di ba? Ipakita mo naman yung credentials mo para naman makilatis namin, maray mo, isang araw, kailanganin ng isa sa FLM family ng matikas na abogado, o yung hindi pulpul na abogado, o di ba, malay mo isa ka sa mapili, o di ba, eh opisina to, mga kaibigan, sa tuktukan pala sa tagig mga kaibigan, yun na nakita ko eh, dami ko kilala dyan sa tagig mga kaibigan. Yung mga tropa ko dyan eh, tinga lang naman ang tropa ko dyan eh. Ang galing niya eh. No? Ewan ko kung ano ba yung ipipresent niya dito. Meron siyang subscribers na 30,000 plus. Oh, bakit kailangan mong banggitin yung subscriber ng tao? Dina-downgrade mo ba yung subscriber ni TV.Bosley? Ganun ba yun? Parang ganun lang yung dating eh. May mga nanonood sa kanya, sa live niya, parang yung nakita ko, mga 100 plus. Oh, parang nakita ko ganun, 100 plus. Oh, eh ano naman? Oh, at least mayroong nanonood. Yun ang importante doon, may nanonood. Tapos yan ang pinagsasabi niya. May amugadong walang alam kundi maninrira sa mga amalala. Ang target nito, like us. Maninira daw, Malalaking halel, no? Like us. Yan, imagine niyo ha, kanina siya yung nagbibigay ng 100% ng income niya. Anong kinalaman ng income? Kasi nasabi ni TV that no, sa Panginoon. No, tapos kayo, ay 10% lang, no? 100% sa kanya. Tapos ganyan sasabi niya, pulpul, no? Walang alam. Pulpo? Ivana? Basta, sila yung mga Kasi itong abogado nito, mga kaibigan, nagkaroon to ng issue kay ano eh, yung sa mga malalaki ring mga YouTuber, mga kaibigan, at saka sa mga prominenteng tao din, mga kaibigan, sa larangan ng media, mga kaibigan, kagaya ni Ben Tulpo, mga kaibigan, o nilabel sa mababang klase ng abogado. O ayan, o, nakasulat dyan, o. Tinitiran niya malalaking channel, hindi lang ay humanitarian channel. O, malalaking channel ang tinitira nito, tapos hindi lang yung mga humanitarian channel. O, diba? Natatawa pa ako dyan, no?
Kasi pa- oh, natatawa lang siya kay TV Boss Lee, mga kaibigan, di ba? Atorniya, mga kaibigan, ha? Pero pinagtatawalan lang niya yung opinion ng ibang mga tao. Pag may tinatopic ako na hindi naman ganong kalakihan ng mga YouTube channels, sinasabi sa akin, ba't hindi mo sitahin itong malalaking channels na ito? Pag sinita ko naman yung mga malalaking channels na yon, di ba? Sasabihin nila, eh, ang intention mo lang magpalaki ng channel, hindi po lalaki yung channel nyo. Ito yung papaliwanag ko sa inyo. Ito, papaliwanag ko rin sa iyo, TV Boss Lino. Kapag ako ay magsasalita tungkol sa mga masisita, ano, ng channels na malalaki, tapos hindi magugustuhan ng mga followers na yon, nung channel na yon, yung mga sinabi ko, hindi ko sila magiging subscribers, hindi ko sila magiging fans, hindi lalaki yung channel. Ah, so, ang habol niya, fans, saka subscriber din, mga kaibigan. Di ba? Yun rin, yun, suma total niya. Ano pa suma total niya, mga kaibigan? Eh, doon kilang nakjablo, mga kaibigan. Wala siya mahahakot na subscriber doon. Nag-aalisan nga yung mga subscriber doon. Bagkos, i-report ako ng i-report, tapos darating na naman yung YouTube, tapos i-review yung channel ko. Ilang beses nang rini-review yung channel ko, tapos okay pa rin siya. Yung pangalawang channel ko, ngayon, nire-review ulit. Diba? Okay pa rin. Walang problema. Yung unang channel ko, nire-review ng YouTube, okay pa rin. Yung pangalawang channel ko, nire-review ngayon ng YouTube, okay na. Paano ko ba nire-review mo? Okay na. Saan nyo makikita na hindi ko hangad na magpalaki ng magpalaki ng channel na yan? Gusto ko lang ma-educate kayo. At sana, nanonood kayo ngayon, yung educate, okay lang yun, yung i-educate mo yung mga tao. Pero yung magsasabi ka ng ganito, ganyan-ganyan-ganito sa mga tao, sa mga supporter ni Francis Leo Antonio Marcos, sa aming mga defenders, eh hindi maganda. Para ma-educate kayo, lalong-lalo na ikaw, TV Boss Lee, ano ho, mamaya, pag-uusapan natin yung boss nyo. Diba? Pag-uusapan mo ang aming apulakay. Tapos, may mga challenges ako sa inyo. Diba? At saka sa dulo. Diba? Punta tayo sa ibang lugar ulit para doon tayo magkasubukan. Diba? Oh, punta tayo sa ibang lugar at doon tayo magkasubukan, mga kaibigan. Pagbabanta ba itong mga kaibigan? Mukhang pagbabanta tayo, syempre, pag sabi, oh, punta tayo doon at magkasubukan tayo. O, diba? Ibig sabihin, pagbabanta tayo, mga kaibigan, pwede pumasok doon sa pagbabanta. Patuloy natin to. Kung di malalaki channel, para yung mga buster ng malalaki channel, pumapalik sa kanya at masubscribe siya at mapalo siya. At ano? Pwede. Pwede nga na, yun ang opinion ni TV Boss Lee. Pwede, pwede. Bakit hindi, di ba? Na yung basher ng mga malalaking channel ay pumunta sa kanya. Parang ganun, pwede nga, pwede. Kapulok itong channel na abogado na to. Ngayon, yan. Alam mo, yung mga basher na yun, hindi nila ako makikita. Alright? Ganun lang yun. Kapulok, kapulok. Kalaban ang FFCI, di ba? So ito ka yan. Speaking of FFCI. Oh. Pakikialaman na tayo, mga kaibigan, FFCI. Mamaya na. I-reserve natin siya mamaya. Ngayon, dapat mamaya pa naman. Attorney naman talaga, oo. Kasi siya yung bonus ko. Meron akong 10 na bagay. May papaliwanag sa inyo. Kayang-kaya ni, ano to, ni Sir Perdi Barley ito, mga kaibigan. Natingin ko lang, mga kaibigan, eh, parang manunuyo mga kaibigan to kay Sir Perdi. Kapag sana ginamit niyo yung sentido komun niyo, alam niyo na agad. Parang sinasabi niya, mga kaibigan, na wala tayong sentido komun. O diba? Wala tayong ganun. Na siya lang yung meron na kailangan gamitin natin ganito ganyan. O diba? O diba? Nagpatuting talaga. Kung ano ang mangyayari. Diba? Walang halong kapulastugan. Ano? Straight to the point. Yun ang gagawin natin. Diba? Balikan natin yan mamaya si TV Boss Lee. Kasi tuturuan ko rin kayo kung ano ang mga dapat natin gawin. Oh, tuturuan daw niya tayo, mga kaibigan. So, kailangan maging under kanya, mga kaibigan. Kung tuturuan kanya, kailangan susunod ka sa kanya. Ganun yun eh. Para matapos na yung mga kalokohan na ganyan. Anong kalokohan? Kalokohan na ano? Ano? Ito, may mga punto ako na i-share sa inyo. Okay? Unang-unang punto. Unang-unang punto. Itong si Francis Leo Marcos. Kamag-anak ni ex-President Marcos. Kamag-anak ni ex-President Marcos. None of your business. Diba? And none of our business. Diba? Hinihintay namin na si Apulakay ang magkwento sa amin. Dahil pinangako nila na siya ang maglalahad sa amin yan. Diba?
Oh. Marcos, no? Okay, Norman Mangusin, no? Kamag-anak daw ni ex. Oo. Pag nagbabanggit mga kaibigan ng ano, ng Norman mga kaibigan, ibig sabihin, ang source ng ano nito mga kaibigan, itong mga naghudas sa FLM family. Di ba? President Marcos. No, Francis Leo Marcos, ipakita nyo lang yung birth certificate. O, ipakita daw yung birth certificate. Antayin mo, attorney. At ilalathala namin yan sa iyong harapan. Antay lang, kunting antay lang. At, nako! Tapos na yung usapan. Ba't hindi nyo ipakita? Kasi wala. Anong wala? O, di ba? Sinasabi niya mga kaibigan, hindi nyo ipakita kasi wala. O, di ba? Parang sinasabi na kagad niya, period, wala. Di ba? Eh ano yung hawak-hawak ni Attorney Carochi Bistido mga kaibigan na ipipresenta natin doon sa anti-alias law mga kaibigan, di ba? After nung anti-alias law mga kaibigan, publicly ilalabas ito ni Attorney Carochi Bistido sa atin. Sigurado yung mga kaibigan, nagkasalita siya lang tapos mga kaibigan na wala daw, di ba? Na wala, ginaganon niya talaga. Kasi hindi, kasi iba yung nakalagay doon. Hay, kasi iba yung nakalagay doon. May pwema ka ba? May proof ka ba? Ha? Na hindi Francis Leo Antonio Marcos yung nakalagay doon sa birth certificate. Pwede na ka ng pwema. Diba? O kaya naman, peke yung pinanghahawakan. Uy! Nagpaparatang o di kaya peki daw yung pinanghahawakan. Siyempre, sino ba may hawak ng mga kaibigan? Si Attorney Carochi, mga kaibigan yung may hawak doon. O di ba? Sinasabihan niya na peke. Diba? Ngayon, pag gumagamit kayo, no? Gumagamit kayo ng falsified documents. Diba? Ano? Ang magiging kaso nyo? Falsification ng public documents. Pag-birth certificate yan. Bakit? No? Ito ang tandaan nyo, yung tao na gumamit ng isang falsified document ay siya. Siya yung deemed, no? Na author ng falsification na yun. Simple lang eh. Ipakita mo lang yun eh. Pero... kaya nga hindi pa nga pwedeng ipakita eh. Kulang ka sa ano eh. Kulang ka doon sa ano eh, sa research eh. 'Di ba? Hindi panoorin mo nga yung ano yung press conference ni Attorney Carochi Bistido. Baka doon makakuha ka ng konting ano. Na talagang naninindigan ka gaya ng paninindigan ng mga Judas Barabas Estas ng mga traidor. Siyempre wala silang may pakita. Bakit? Wala eh. Ganun lang naman yun eh. Anong wala? 'Di ba? Ipipresenta nga sa korte, anak ng patuting naman talaga o kulang sa input ng mga kaibigan. Talagang issue lang talaga mga kaibigan ang gusto rin nito. Pumunta ka sa korte o kahit saan, maglabas ka ng prueba. Iyak, yun nga yung gagawin eh. Yun nga yung ginagawa ng mga abogado ni Apolaca, yung abogado natin mga kaibigan eh, di ba? Period. Ang dali-dali niyan, hanggang ngayon, issue pa rin. Hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin, ang simple-simple. Pakita mo lang yung birth certificate, tapos. Antay-antay lang, attorney. Antay-antay lang. Antay-antay lang. O, dito naman tayo sa pangalawang ano. At tinignan ko kung ano talaga dapat ang gawin sa mga pangyayari ngayon. Ano? Sinabi niya na trilyonaryo. Napaka-neutral ko. Pati nga yung... kay Imelda Marcos. Nga lang ang diniskas ko. Hindi ko nga diniskas yung ito. Pero dahil gusto nyo na gawin ko ito, gagawin natin. Issue. Anong gusto nyo? Gusto nung mga nagpapasa sa iyo ng mga kung ano-ano ng mga kaeklabuhan. 'Di ba? Sila ang may gusto noon, hindi kami. Itao, ha? Trilyonaryo daw siya. Oh. Ang gusto raw niya issue, hindi tao. O 'di ba? Ayun sa mga sinasabi niya mga kaibigan, ang pumapaloob dito mga kaibigan sa mga issue to, itao eh. Ano pa dito ba intindihan ni? Opo niya, kasama niya si Imelda de Marcos, sabi niya, parang your cousin. Don't worry, you don't have to worry about me. Your cousin is a trillionaire. May sinabi ba si Apolaca na ano? Na kay Imelda na ano? Your cousin is a trillionaire? Wala naman ako lang nare-recall na gano'n na. O, di ba? Paratang yan. Trillionaire? Putek. Alam niyo po, yung mga... ito ha, as of, ano bang date ito, no? Ano yun yan, sila bilyar, sila ano na yan, wala namang ano yan, wala hindi relevant yan sa ano mga kaibigan. Itong mga bidyonaryo, itong mga mayayanas, kung saan gumagawa sila ng solicitation, ano, mag-ingat ko kayo. Mag-ingat, itong live stream na ito, yan ho, yung mga channels, kung saan gumagawa sila ng solicitation. Ano, mag-ingat ko kayo.
mag-ingat kayo. Kasi diyan oh, mag-ingat daw tayo mga kaibigan. Sa mga ano, 'di ba? Mag-super chat naman tayo sa YouTube mga kaibigan, 'di ba? Ganun na lang gawin natin muna, mag-ingat daw tayo. Eh. Sila kumukuha ng solicitation, diyan yung mga channel na nabigyan ng sex advisory. Kasi ginagamit yung pangalan ni Francis Leo Marcos. No, okay. Norman Mangusi. Yung sinasabi nito, SEC mga kaibigan, mali yung impormasyon nung ating SEC registration mga kaibigan. So, hindi nga talaga tayo involved dun sa sinasabi nito. Para manguha, manganap daw ng pera for charity work, which is illegal. Sinabi na ng SEC yan, kasi we are just talking about the law. Diba? Pero ngayon, pag-uusapan natin yung mga sinasabi niya, debunk lang ito, hindi ko nga kailangan maging abogado, kahit 7 years old lang ako, basta gamitin ko yung critical. Hindi na kailangan maging abogado. Sige, siyempre, oh, hindi ka pala abogado rito sa sitwasyon na to. Diba? Ito, sumikat siya nung umikot siya sa Green Meadows. Oh, sumikat si Apo Lakay natin nung umikot sa Green Meadows. Oh. No? May property daw siya sa Green Meadows at kung saan-saan lugar. Yung... Oh, and none of your business, diba? None of our business kung may property siya kung ano. Kung ipinamala sa kanya yung ganun. Sikat. Naging viral na ano yun. Nagsisigaw siya sa Green Meadows. Marami akong kilalang tao sa Green Meadows. Ano? May mga kilala ko. Tinanong ko siya syempre. Nung lumabas yun. Kasi, nung nangyari yun, no? Borderline. Actually, no? Yung sinasabi niya, yung mga pinupokus niya, yung mga bahay ng mga... Pinupokus daw yung mga bahay, mga kaibigan. So... Habang nagbibidyo si Apo Lakay natin mga kaibigan, umaandar mga kaibigan eh. Di ba? May pinupokus ba ng mga bahay at pinapangalanan yung mga ano, di ba? Siyempre, camera yan eh. Kung sino yung daanan ng camera, yun na yun, di ba? Kasi kung ipopokus mo mga kaibigan, ibang usapan nyo, kailangan nakahinto ka, ipopokus mo ng ganun. Makikita yan sa video itself mga kaibigan, kung pinupokus nga mga kaibigan, di ba? Pakita mo yung video na pinupokus yung mga bahay na sinasabi mo. Mga tao, hindi tama yun, no? Kasi sinasabi mo, ito, mayaman ito eh, pero wala, duwag ito eh. Supot, di ba? Ganun siya lang, supot ito. Ito, mayaman ito, dami pera, kaya pag-focus niya yung mga bahay, hindi tama yun. Ang pinupokus daw yung mga bahay, di ba? Siyempre sa korte mga kaibigan, sige, i-define mo nga na kung paano pinupokus yung mga bahay. O, di ba? Siyempre, buksan mo yung camera mo mga kaibigan, o, di ba? Mag-video ka, daanan mo ng ganyan, o, di ba? O, ihinto mo lang ganyan, ipokus mo. Yun ang pinupokus. Para sa akin, ha? Personal kong opinion yun. Ha? Kasi siyempre sa korte, ganun yun mga kaibigan. Siyempre pwede mong busisiin yung ganun. Eh, di ba? Paano mo nasabing pinupokus yung bahay? O di ba? Ipakita mo nga yung video with focusing. High school graduate versus attorney mga kaibigan. Anak ng patuting. Kasi siyempre, you can be identified by your house. Hindi kang panilyang abogado ito mga kaibigan. Ang ginagawa nito sa YouTube mga kaibigan. Ay, naku po. Pero ginawa niyo yun. Nung nangyari yun, di ba, nagali. Yung mga taga Green Meadows, hindi na lang nila pinansin. Nagalit, hindi pinansin. Pero, sa tingin ko, pinagplanuhan ng hindi maganda. Yun lang nakikita ko. Ganun. Mga lumapit din sa akin. Tapos, uy, may mga lumapit pala sa kanya mga kaibigan. Sino kaya yun? Tinanong ko, sino ba yan? Kapitbahay mo ba yan? Sabi ko kayo. Tapos sabi nila, hindi. Yung taong yan, ewan ko kung saan galing yan. Sabi nila, umpisa pa lang, alam ko na yung bogus. Oh, diba? Umpisa pa lang daw, alam niya na bogus mga kaibigan, diba? Bogus daw mga kaibigan. Paano ka makakapasok sa Green Meadows kung wala kang bahay doon mga kaibigan? Kung hindi ka nabigyan ng karapatan sa isa sa mga bahay doon, di ba? Anak ng patuti para magsalita ka ng ganyan. No? Ayoko na magsalita. Kasi nga... Ayaw mo magsalita, pero ano yung ginagawa mo, di ba? Nagsasalita ka na eh. Siyempre, wala naman dapat gawin eh. Kasi alam ko naman, walang problema. Kaya lang, nung nalaman ko, advisory at ganyan, ang dami na pala... Mali yung impormasyon nung SEC advisory na ano na nakita mo. Puntahan mo kaya yung ano yung Facebook ni Apo Lakay namin ni Francis Leo Antonio Marcos, 'di ba? Pakitingnan mo naman, pakisilip mo doon yung ano yung resibo ng registration ng FFCI ng FLM Family Club Incorporated, ha? Pakitingin lang po.
ang nagagawang ganyan, no? At saka nagkaroon pa ng second advisory. Yung second advisory, ayaw pang paniwalaan. Eh talaga naman, paano namin paniniwalaan yung second advisory na yun? Eh hindi nga yun yung in-apply namin. Anak ng patuting, ipipilitin mo yung maniwala kami doon sa second advisory na yun. Tinatanggi nga namin yun eh. Dahil hindi yun ang ipinarehistro ng FFCI worldwide. Hindi yung Francis Leo at Marcos na ganito ganyan na sinasabi mo. Iba nga eh. Hindi yun ang pinarehistro namin. FLM Family Club Incorporated lang ang pinarehistro namin. Diba? Paniniwalaan pa yung mga tao katulad ni TV Posli, tapos yung mga tatlo na tao na nandoon sa kanyang live stream na nangunguha ng donations. Oh. Sino daw paniniwalaan yun? Si TV Bosley at yung tatlong tao doon na ano, nangunguha daw ng donation, mga kaibigan. Diba? Paratang yan, mga kaibigan. Sino yung tatlong tao na yun? Para sa humanitarian na pupuntahan daw nila. Common sense, mga kapatid natin. Yung property, kung meron ka talaga yan, kahit saan pa man yan, ipakita mo lang yung titulo. Bakit hindi mo... O bakit kailangan namin ipakita? Bakit kailangan ipakita ni Francis Leo Antonio Marcos lahat ng mga properties na acquired niya, minana niya? None of your business, none of our business. Diba? Basta kami, naniniwala kami kay Francis Leo Antonio Marcos, bayani sa amin si Francis Leo Antonio Marcos at hindi mababago yan. May pakita ang titulo. Masang bakit Pilipino ang naniniwala. Ako mga kabatas natin, ikaw rin ituro mo sa'yo yan. Sa'yo to, sa'yo yan, ang talita eh. Eh ako, kaya ko naman ituro eh. O diba? Lahat yan. Lahat yang natatanaw mo. Lahat ng lupain natatanaw mo. Hindi akin yan. Kaya kong gawin yan. Tapos na kan? Diba? Pero saan na ganun kanimo? Kabilis maniwala yung mga tao katulad ng mga naniniwala sa kanya. Hindi ko maintindihan. Tulad nga yung sinabi ko 7 years old, ano, na may critical thinking skill. Oh? Kinukumpira tayo mga kaibigan sa 7 years old mga kaibigan at magpatutig ng mga attorney to talaga talaga attorney talaga to. Ang kaling talaga. Alam niya na, sabihin mo lang yung mga itong bagay na sasabihin ko, marirealize niya na ayun pala kailangan kong hanapin. Pag sinabi niyang may property siya, kailangan merong titulo. Kung walang titulo, at least dito sale man lang. E paano yung mga ari-arian na kanyang minana? Kailangan ba niya ipanglandakan ng mga ano? Ito, akin yan, yung pinamana sa akin yan, ganito, kailangan ba niya ipanlandakan yung mga ano, papeles? Siyempre, mga private matters yan eh. Hindi dapat yan pinanlalandakan sa publiko. Diba? Diba? Halatang ano, may nakausap to mga kaibigan na ano eh, na isa doon sa mga 14 Judas eh, yung duda ko lang mga kaibigan, sigurado meron eh. Meron. Sabi niyo naman yun. Bigyan nyo naman ng konting responsibilidad yung mga tao. Binibigyan nyo ng pera para gumawa ng effort para patunayan sa inyo na yung sinusundan yung tao ay totoo. At yung binibigyan nyo ng pera, no, ay nagiging accountable. Sila, wala silang accountability eh. Eh, anong pakialam mo sa amin? Ha, kung mag-super chat kami, magpadala kami ng tulong kay Francis Leo Antonio Marcos, none of your business. Pera namin ito. Di ba kami ang masusunod sa mga perang pinagpapaguran namin? Dadalahin namin ito kung saan namin gusto. Di ba? Ganun lang yan. Ganyan-ganyan. Tapos ang lakas pa nilang kumutya ng tao. Ano? Mamaya, sasabihin natin yung mga magiging liabilities o pwedeng maging liabilities sa mga channel na nagpapasa lang daw di umatok ng mga comment. Hindi namang gagawin sa kanila ito yung mga comment na namumutya o naninira sa mga tao. Ayun. May pananakot dito mga kaibigan ha. Ganito, ganyan, ganyan, ganyan mga kaibigan. Ganito, ganyan, ganyan. Libel, libel, libel ang ano niya mga kaibigan. Himihurada nga mga kaibigan. Sentensyado na mga kaibigan. Hindi nga hinuhuli mga kaibigan eh. Diba? O halimbawa, ikaw, kasuhan ka ni Marbatugan o kung sino pa man na libel o sige, nakasuhan ka ng libel. Diba? Sige, punta ka dun sa korte. O, ganito, ganyan. O, huwag kang kukuha ng private lawyer kung wala kang pambayad. Diba? Bibigyan ka ng estado, bibigyan ka ng pau ng abogado mga kaibigan. O siyempre yun ang magde-depensa sa'yo. Siyempre pag ganyan-ganyan, magpiansa ka mga kaibigan. O tsaka huwag mong ipapa-speedy trial mga kaibigan. Kailangan normal trial lang mga kaibigan. Pinakamahina nito mga kaibigan, abutin ito ng mga 10 hanggang 15 taon mga kaibigan bago matapos tong kaso na to. Diba?
hindi ka dapat mag-acquire ng private lawyer, mga kaibigan, lalo-lalo na kung wala kang kakayanan, mga kaibigan. Di ba? Tapos, ano pa ito? Dadalahin mo sa korte yung usapang chismisan, ganito, ganyan. Di ba? Isipin mo naman si Batugan, mga kaibigan, kakasuhan daw ng multiple libel ng TV Bosley. Dahil ano daw, ganito ganyan, na-stress daw siya, nagkaroon daw siya ng emotional, ganito ganyan. Anak ng patuting ka, nung mga binabanatan mo nung ibang tao, binabanatan ka ng ibang tao, ng mga malalaking tao eh. Hindi ka nga nagkaroon ng drama-drama na ganyan eh. Tapos dito sa FLM community, bigla ka magkakaroon ng drama na ganyan, na kesyo may ganito, ganyan, ganyan, ganito ng mga araw. Ang mga style bulok. Diba? Kasi akala ng mga tao, dahil nagpapata lang sila, wala na silang liability. Diba? Alamin natin niya mamaya, meron pang, ilan pa to? Hindi ko pa nakakalahati eh. Sampu ito, mga kapatid natin, ito. May utang daw si Manny Pacquiao sa kanya na 1.7 billion. Oh, may utang daw. Eh, daw lang naman pala yan, mga kaibigan eh. Eh, si ano nga eh, si pangalan ko, si Manny Villar nga, may utang sa akin na 5 trillion. Oh, 5 trillion pesos ang utang sa akin ng mga kaibigan, Doon pa lang, alam niyong kalokohan niya. Kalokohan ba yun? Nung nabanggit ng apolakay namin na may utang sa kanya si Manny Pacquiao o sa kanyang kumpanya, isa sa mga kanyang kumpanya kinaaniban, may utang na 1.7 billion si Manny Pacquiao. O, diba? Maaring totoo yun, mga kaibigan, diba? At malamang na totoo. Diba? Kasi kumpanya yung sinasabi. Hindi naman sinabi ni Apolakay na personal na may utang sa akin si Manny Pacquiao na 1.7 billion eh. Kumpanya ang sinabi ni Apolakay natin, mga kaibigan. Diba? Diba? Ang dali naman kasing sabihin. Kung gusto mong manloko ng tao, maglabas ka ng something outrageous. No? Marami akong nakamutap ng tao ngayon. No? May mga consultations ako. Ayun! Lumabas din sa kanyang bibig. Marami siya nakausap na tao. May mga consultations siya na ginawa. So, sino itong mga tao na ito, mga kaibigan? Imbis naman nga mga vlogger ito ng ibang dimension, mga kaibigan, di ba? Sinong kausap nito, mga kaibigan? Isa sa mga 14 Judas, mga kaibigan, baka si Jokla o si nakakausap nito, mga kaibigan, malamang sa alamang. Merong isang, maraming tao na naloko tungkol dun sa casino junket kung saan nagpapakita sila na o casino junket. O na nagpapakita sila ganito. Kung si Laulaw, mga kaibigan, ang involved dyan. Parang mag-invest ka sa akin, tapos ang pinapakita nila sa inyo, deposit daw nila sa video. Nako, parang style Laulaw yan, mga kaibigan. Hindi tama. Pero, pag sinabihan kayo na may utang si Manny Pacquiao sa kanya ng 1.7 billion, isipin nyo kung... Nang patuting talaga. Ang parating sa kanya, sinabi daw ni Apolakay na may utang personal. Hindi naman personal yung pagkakasabi ni Apolakay. Ang pagkakatanda ko, mga kaibigan eh, parang ano yata yun eh. Isa sa mga kumpanyang kinaaniban ni Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan, ay may utang si Manny Pacquiao na 1.7 billion, mga kaibigan. Baka isang kontrata to o ganito ganyan, mga kaibigan, na ano, di ba? Gaano kalaki pera yung 1.7 billion? Uulitin ko ulit, itong si Manuel Villar, no, wala man kakilalaman niya si Villar dito. Huwag natin sa dama yan. Kung meron siyang 1.7 billion tungkol doon sa pinapaniwalaan niyo, puro paninira ang gagawin. So ano yan? No? Facts? Paninira. Di ba? So yung ginagawa ba nung mga 14 Judas, nila Ngak-Ngak Pablo, itong mga kasama niya, nila Laulaw, eh hindi ba paninira ito? Sa isang Francis Leo Antonio Marcos na pinapanigan mo, sa tingin ko eh. Patay, no? Walang kwenta ang facts. Ang meron, ang may kwenta, yung tao na kayang magmura. Uy, kaya niyang murahin si Atty. Dubayan. Uy, kaya niyang gawin ito si Atty. Dubayan. Di nga makapagmura eh. So, ang susundin natin yung mga tao, di ba? Na mura lang ng mura. Ang susundin natin dito, mga kaibigan, kung ano yung sinisigaw ng ating puso, kung ano yung desire ng ating puso, mga kaibigan, yun ang ating sundin, hindi yung kung sinong Poncio Pilato dyan, mga kaibigan. Oh my goodness! Simple lang! Oh, ito, panay ang name drop. Di ba? Alam nyo? Name drop na naman yan na ano. Nila na tapo na yan, pati yun lang. Magamit mga picture. Isipin nyo kung ano yung... Ngayon, ang gagawin, ayokong magkaroon ng kapatas dati ito. Ayokong umabot sa ganun. Pero hindi natin talaga paabutin yan. Sasabihin ko sa inyo, mamay.
Ano sinasabi nito? Ayoko magkaroon ng batas natin. No? Ayoko umabot sa ganun. Pero hindi natin talaga paabutin yan. Factor. So, panalo ka na nun. Tapos yung drop na yan. Ito. Yan. Panay lang ang panglalait. Walang panay ang panglalait. O yun, panay ang panglalait. Ito mga katorse Judas sa aming pandemic hero. Kaya namin pinagtatanggol, di ba? Dahil may mga supporter na nasasaktan. Kaya namin minumura yung mga 14 Judas na yan dahil nag-traidor sa aming Francis Leo Antonio Marcos, sa aming pandemic hero. Ngayon, puro issue yung ating pinag-uusapan. Ngayon, ang gagawin kasi ng mga taong yan, no, para iisipin nila na panalo na sila, palutungan ng mura. Pwede ba naman yung ganun na panalo nila, palutungan lang ng mura? Niraramdam lang namin yung galit namin, kaya kami nakakapagmura. Diba? Nakakapagmura lang kami dahil doon sa mga taong nanlalait sa aming pandemic hero. Simple as that lang naman. So, panalo ka na nun. Diba? Nasabi mo, nabobo si Atty. Levine, panalo ka na. Dahil may... Marami siya mo nasabi sa'yo na bobo ka. Oh. Marami na sasabi sa'yo bobo ka eh. Attorney ka nga eh. Nakagraduate ka nga ng law school. Nakapasa ka nga ng bar exam eh, diba? Kung bobo ka, hindi ka makakapasa ng bar exam, diba? Kaya nga sinasabi ko nga sa'yo, attorney, pakilatag mo yung ano, yung kompletong autobiography mo, tsaka yung kompleto lahat ng mga awards up to this time, tsaka yung mga kasong tapos na hinawakan mo, nanalo ka, yung mga ipanalo mong kaso, yung mga ganyan, yung talaga credential ba na tinatawag na, oh, hinawakan ko tong kaso ng ganito, ganyan, na ipanalo ko, ganito, ganyan, o, diba? Yun yung mga credential na ano. Picture ka ng motor na edited, panalo ka na. Anong motor na editor? Makinalaman ng motor dito. Naisip ko ba itong TV boss din na ito? Hinahamoy niya ako na magpakita ng passport. Ano relevant yung mga passport-passport na yan? Makakalipad na ba motor ngayon? Passport, motor, makakalipad. Hindi ko maintindihan mga kaibigan. ayoko magkaroon ng abatas natin. No? Ayoko umabot sa ganun. Pero hindi natin talaga paabutin yan. Hindi na pa aabutin sa gano'n. Sige, tingnan natin. Sasabihin ko sa inyo mamaya sa dulo kung saan tayo aabot. Ano? Paano kani mamaya, no? Tungkol sa mga threats na ginagamit niya para magamit na rin nating ebidensya. Di ba? Ito. Ito pa, ang laging sinasabi sa akin ng mga taong ito, walang tao yan. Walang kaso yan eh. Kasi nasa sokmet, ganyan. Gusto yun ng kaso, gagawan ko kayo. Ayun. Gagawan daw niya ng gagawan ng kaso, mga kaibigan. So, isang pananakot na ito mga kaibigan. Kumbaga, malaya ka abogado kay, malaya ka magkaso ng magkaso ng magkaso. Kasuhan mo kaming lahat ng mga FLM defenders, bloggers, supporters. Lahat kami kasuhan mo. Ibibigay namin sa iyo yung mga pangalan namin lahat, kung ilang milyon kami, kasuhan mo lahat. Diba? Tapos pag kinasuhan tayo lahat mga kaibigan, walang kukuha sa atin ng ano, ng private lawyer mga kaibigan. Lahat tayo, didepende tayo sa public attorney's office mga kaibigan. So, syempre siya yung magpapahiram mga kaibigan. Syempre, lilibutin niya lahat yung mga korte na yung mga kaibigan. Doon na lang iikot yung buhay niya para sa akin. Diba? Pagpatuloy niyo lang yan. Ay, talaga din, pagpapatuloy namin to. Ang pagsuporta namin kay Francis Leo Antonio Marcos ay ipapagpatuloy namin at paninindigan namin. Hindi namin iiwanan sa ere ang isang Francis Leo Antonio Marcos, ang aming bayani, ang bayaning buhay. Wala kang galang sa bayani. Diba? Pagpatuloy nyo lang yan, magkakaroon tayo. Diba? O, hindi magkaroon ng kaso. Di kaso, kaso. Talaga ito mga attorney na ganito mga kaibigan. Talaga kaso, kaso, kaso. Di ito kaso, kaso. Wala kang pumipigil sa'yo eh. No problema. Your fish is my command. Diba? Ito isang issue rin na pinapa... Magkaso ito mga kaibigan siguro sa mga 50 tao kakasuhan niya mga kaibigan na puro libel, puro ganito ganyan mga kaibigan. Tapos siyempre, bawat isang kaso mga kaibigan, abuti niya ng mga 10 taon, 15 taon mga kaibigan. Doon na lang iikot yung karir niya mga kaibigan. Mga small YouTuber, ang kinasuhan ni attorney. Ay, pinapaglaban nila. Voluntary ang bigayan. Diba? Udo muna tayo, huwag muna tayo sa kanyang hindi korap. Voluntary daw ang bigayan. Yung mga tao na ito, hindi naman daw pinipilit. Diba? Hindi naman daw pinipilit. Pero, mga kapatid natin, hindi nga kayo pinipilit, niloloko naman kayo. Oy, niloloko daw tayo mga kaibigan.
Anong kala nito sa atin, mga kaibigan? Wala tayong pag-iisip, mga kaibigan. Diba? Masama na ba ngayon ang sumuporta, ang umidolo sa isang bayani? Masama na ba yung ganun, mga kaibigan? Ha? Kung kailangan ni Francis Leo Antonio Marcos ng tulong, andito ang FFCI, hindi kami magdadalawang isip na tumulong kay Francis Leo Antonio Marcos sa kahit na anong kapamaraanan. Diba? Sabihin lang ni Apo Lakay namin at andiyan kami para sumuporta. Yan ang real talk dyan. Diba? Kasi ang iniisip kasi nilang pilit, no, kailangan hold uping kayo para maging ano sila eh, para maging liable sila. Kailangan yung ano, kailangan pumunta. Kabahina yung internet, mga kaibigan, nag-aano, nag-hinto-hinto. Na sila sa'yo, no, sa pilitan na kunin yung pera mo sa'yo. Yun ang illegal na iniisip nila. Bakit ayaw nilang tanggapin yung punto na meron na silang second advisory? Anong SEC advisory? Wala kaming SEC advisory. Ipakita mo nga na yung FLM, Family Club Incorporated, ay merong SEC advisory. Ha? FLM, Family Club Incorporated, merong SEC advisory. Yun ang ipakita mo. Kasi yung SEC advisory na Francis Leo Marcos, hindi namin kinikilala yun kasi hindi naman yan ang aming ipinarehistro, attorney. Diba? Tanggapin ng punto na hindi sila sumusunod dun sa Solicitation Act. Diba? Ganon katindi. Tapos ang mas matindi, may mga naniniwala pa rin sa kanila. So ang target dito, mga kaibigan, tayo pa rin, mga kaibigan, yung mga naniniwala. Ang target ni attorney, mga kaibigan, anak ng patuting ka, Mr. Perdi, kailangan ng tulong mo. SEC advisory na yun, nasasabi nila mali yung SEC. O sila na... Talaga namang mali eh. Kasi hindi naman yun yung aming pinarehistro eh. Para bigyan ng... Itama nila yung advisory. O diba? Ngayon nakarehistro na yung aming FLM, Family Club Incorporated. Subukan nilang bigyan ngayon ng advisory yun. O diba? Anak ng patuting. Alam lahat ang tama. Diba? Oh, alam mo, pinagtatawalan lang niya tayo, mga kaibigan. Oh, 'di ba? Tama ba 'yan na asal ng isang abogado, mga kaibigan? Oh, hindi nga namin kinikilala yung SEC advisory niya kasi nga hindi 'yan ang aming ipinarehistro, 'di ba? Kung may gumagamit niyan, eh labas kami diyan kung sino man 'yan, 'di ba? At saka ba't inilagay ng SEC, sasabit pa nga yung SEC diyan, nilagay mga pangalan ng mga tao diyan eh, 'di ba? Na hindi naman involved dun sa ano na 'yon eh. Ito, hindi corrupt. Noon pa daw namimigay itong si Francis Leo Marcos o kaya si Norman Mangucci na idol nila, kaya okay lang daw na magbigay kayo sa kanya. Bigay lang kayo ng pera sa kanya kasi alam nyo, no, dahil matagal na siyang nagbibigay, eh mapupunta yung inyong binibigay na pera sa tamang paraan. Hindi katulad daw ng TSWT o kaya yung mga charity foundation dyan. May mga corrupt na tao dyan. Pero dito sa FFCI, dito sa family natin, sigurado kayo kasi nakikita nyo. Wala nga silang proper accounting. Wala silang accountability. Puti. Sir Dong, ilabas mo kaya, Sir Dong? Anak ng patuting itong mga ito eh. Puti pa nga, itong mga charity na ito, charitable institutions na ito, itong mga sinasabi nyo na corrupt na government agency, eh may accountability. Then you can hold them accountable. Pati sila nagbibigay sa inyo ng tamang auditing. Diba? Tamang report. At saka mga kapatid natin, tandaan nyo, yung pinapakita mo na nagkakarga ka ng bigas o kaya nagdidiskarga ka ng bigas sa truck, hindi ho, yun yung auditing na sinasabi ng batas natin. No? Basta may pakita mo na... Oh. Yung nagkakarga-diskarga, mga kaibigan, no? Mine-engine niya, mga kaibigan. Eh ito, lehitimong pera ni Francis Leo Antonio Marcos ito, mga kaibigan, nung nasa labas pa, mga kaibigan. Di ba, baka isampal ni attorney yung mga resibo, yung mga pera nga ibinayad ni Apo Lakay natin, mga kaibigan, doon sa mga truck na yun, di ba? May bigas na umiikot dyan, gumagalaw yung bigas, okay na yun. May pinigay na silang bigas, hindi yun yung sinasabi ng batap natin. Nag-abot ka ng isang putpak, pumunta yung pera ko dun sa putpak. Hindi yun. Dapat nakalista lahat yan, tapos sasabihin kung saan pumunta. Bawat singkong duling na dinodonate yun. Ngayon, kung hindi nila may provide sa inyo yun, ano ho? Mayamang.
ba? May ano man niya. Kasi kung transparent ka, magagawa mo yun. Pero siyempre, talagang bukal sa puso. Ang ginagawa mong pagtulong, ang gagawin mo, ipaparehistro mo ng maayos yan, no? Foundation man yan, foundation yan, ang foundation. Oh, bakit? Hindi ba namin ipinarehistro ng maayos? Ha? Bisitahin mo nga yung Facebook ni Francis Leo Marcos. Pakibisita nga kung hindi namin ginawa yung tamang ano pamamaraan para iparehistro to, anak ng patoting. Oo. Nagre-rely ka kasi doon sa maling impormasyon na ipinalabas nung SEC. Diba? Hindi namin kinikilala yun eh. Kasi hindi yun ang pinarehistro namin eh. Diba? Siyan po, no, pagkagamitin mo lang yung word na foundation pagpapayad ka ng petition. Diba? Tapos dadaan ka sa tamang proseso. Dadaan ka sa tamang proseso. Pero hindi eh. Bakit hindi nila ginagawa yun at hingi lang sila ng hingi ng pera sa inyo? Oh, sinabi niya hindi raw natin ginagawa yung mga kaibigan. Meron na tayong ebidensya laban dyan, mga kaibigan. So, sino kaya yung nakausap nito, mga kaibigan? Malamang si Ngak-Ngak, mga kaibigan. Malamang lang. Isipin nyo nga, ilang taon na silang humihingi ng pera sa inyo? Ilang taon nyo nang pinoprotektahan yan? Mahigit isang taon na. At kahit abutin pa ng dalawa, tatlo, apat na taon, limang taon, mananatili kami dito na poprotekta kay Francis Leo Antonio Marcos, magmamahal at kikilala sa kanyang kabayanihan. Period yan. Ano, ngayon nagkaroon ng SEC, pinipilit nila na meron na kayo, meron na silang registration. Eh, totoo naman eh. Ilang taon na? Nag-anniversary na yata yung pandemic year. Nag-anniversary na yung pandemic natin. Isang taon ng panghihingi, wala pa rin nangyayari. Eh bakit? Kailan lang ba pinorm yung FFCI, ha? Baka nakakalimutan mo na merong batas na nagsasabi na ang bawat isang Pilipino, pribado man o nasa publikong ano, eh may karapatan na bumuo ng isang asosasyon o union o kung ano man. Di ba? Merong batas na ganun eh. Di ba? Kailan lang ba yung FFCI namin? Kailan lang ba yan? I-check nyo lang. O check nyo, i-check nyo lang. Last year ba? Nung ano, nung December, nung November, October last year, may FFCI na ba? Wala. Bago lang yan eh. Tingnan nyo naman yung, well, syempre sasabihin nyo sa akin, at yun eh, pinaghirapan namin pera yun, wala kayong pakialam. Okay lang. No? Pero ito kasi, ano, yung pinaghirapan yung pera, wala talaga kaming pakialam dyan. Ayun naman pala, wala naman pala kayong pakialam eh. Sa perang pinagpagalan namin eh, di ba? Kung saan mo namin dala yun to? None of your business. Pero siyempre, kailangan namin protektahan yung mga tao na pwedeng maloko sa mga ganyang klase. Eh di, magpalabas ka ng ano, ng sarili mong advisory, ng ano, huwag mo kaming papakialaman dito. Nakalakaran. May sec advisory na, magpapatos natin. Okay, may sec advisory nga mga kaibigan, pero mali yung impormasyon doon sa SEC advisory. Hindi namin alam yung ano na yun kasi hindi naman yan ang ipinarehistro namin. Malinaw yan, hindi yan ang ipinarehistro namin eh. Naklanang patuting talaga. Ito, nakatingnan nga natin mga kaibigan. Baka maandito pa rin yung mga kaibigan na ano. Hanapin nga natin mga kaibigan dito na ano. Ayan o. No? Oh. Ay, yung resibo, oh. Oh. Na pinarehistro namin, oh. FLM Family Club Incorporated. Oh, malinaw na malinaw, oh. FLM Family Club Incorporated. Oh. Oh, yan. Ngayon, dyan ka magpalabas ng ano, ng SEC. Yan ang ireklamo nyo ngayon na ano, yung FLM Family Club Incorporated ay hindi nakarehistro. Yan ang ano, patunayan nyo na hindi nakarehistro, di ba? Ayan o, ayan o. Certified na o. Ayan o, ano pa ba o, ano pa ba o. Anak ng patuting talaga naman o. Ah, sinasabi mong hindi nakarehistro. Eh, ayan, nakarehistro o. No, pero hindi talaga mga kapatas natin yung kausap ko dito eh. Kasi kung mga kapatas natin yan, alam ko, no, na medyo hasang-hasang na yung critical thinking skills ng mga... Oh, so, hindi nga kabatas mga kaibigan yung kausap nito mga kaibigan. Yung mga traitor.
Attorney, papaniwala ka dyan sa mga tayo. Hihilahin ka niyang pababa. Yan. Yung mga sinabi ko kanina, hanapin na. Ito, no? Ang pang number 10. Ito, yung pwede. Ito, nasa atay cybercrime law ito. No? Aiding or abetting in the commission of cybercrime. Any person who willfully abets or aids in the commission of any of the offenses enumerated in this act shall be held liable. Ito. Oh, pwedeng i-report to mga kaibigan. No? May batang nag-appeal doon sa kanyang video, mga kaibigan. Di ba, bawal yan sa YouTube, mga kaibigan. Tinatanong niya sa YouTube kung meron bang bata na mag-a-appear, mga kaibigan, kung report na naman ito. Yung sinasabi ko sa inyo, na sinasabi, noong mga tao, ano, mga kabatas natin, na, sabi nila, oh, nagbasa lang ako ng comment, ah. Wala akong, ano dyan, wala akong kasalanan dyan. Ano, siyempre, di ba, makikita naman yung intent mo, at saka yung intent ng channel, na nagpo-promote ng defamatory words, no? O kaya defamatory na literature, no? Doon sa tao. Bakit? Obvious eh, kalaban mo yan eh. Alam naman, hindi mo babasahin. Kaya nga binablock mo yung mga tao na nagsasabi na pwede magkaroon ka ng defamatory sa pamulang milyong-milyong Pilipino. Wala ka ng patuloy. Hindi maganda sa inyo. Sige nga, kung talagang fair ka doon sa ginagawa mo, di ba? Yung mga tao na nagko-comment laban sa'yo, basahin mo rin. O, tapos sasabi mo, oh, wala ako, nagpapasa lang ako. Kasi pinipili mo yung binabasa mo. Doon pa lang, may liability ka na. Kasi nga, ang pre-promote mo lang ay yung hate. Oh, shu. Tingnan natin yung ano na yan, yung defamatory na yan. Freedom of expression is codified under the Philippine courts cannot charge non-resident defendant with criminal defamation. Ito pala yung defamation, mga kaibigan. No? Freedom of expression is codified under Article 3 of 1987 Philippine Constitution. Philippine courts cannot charge non-resident defendants with criminal defamation. Corporation cannot be charged with criminal defamation. The statute of limitation for libel is 1 year and 6 months for slander. Previous faculty members with home next. Libel is defined as public and malicious imputation of a crime or a vice or defect, real, imaginary, or an act, omission, condition, status, or responsibility tending cause dishonor, discredit, or contempt of natural juridical person or to blacken the memory of one who is dead. As in the nearly every country in the every other country in the Philippines, the spoken defamation is libel. Libel is written defamation. Article 35 of Philippine Constitution allows for criminal defamation, which means people found guilt of offenses can find themselves behind bar depending on circumstances. Plaintiffs can be both civil and criminal defamation charged over the same event. Similar defenses for defamation in the Philippines. Similar to most democracies around the world, truth is a viable defense for slander and libel under Philippine defamation law. For fair reporting also qualifies, similar to the United States, intent plays or a role in Philippine slander and libel or plaintiff who can prove that their respective defendant purposefully publish or broadcast false information have a better shot winning. O, yun pala yung ano, yung defamation, mga kaibigan, o, di ba? Towards the person who has a different ideology than you. Di ba? Yun pala. Ito sa mga private, ano, mga kaibigan, yung kunyari yung babanata mo, mga kaibigan, hindi public figure, yung private, parang ibang usapan yung mga kaibigan, pero pare-pareho kayo nagso-social media, pare-pareho kayo nagsasalita ng ganito, ganyan, mga kaibigan, sasayangin lang ang panahon ng korte, mga kaibigan. Tapos tayo usapan, sabi mo, nagbabasa ka lang. Oo, pero pinabasa mo, no, yung mga defamatory na words, no, na pre-promote mo, pwede ka mag-liable for aiding or abetting in the commission of cybercrime.
Di ba? Oh, edi kasuhan mo lahat ng gusto mong kasuhan, o. Oh. Ito. Bonus na. Ito. Yan, nagpukas siya ng camera. Kasi nga... O, pinakita yung mukha ng TV Bosley. Okay lang yan. Nalaban niya itong pandemic hero na ito. Bakit? Ayan, o. Francis Leo Antonio Marcos appointed as ambassador for urban and humanitarian. Ah, di ba? Hero ng mga hero nung panahon ng pandemic. Di ba? Ambassador. Di ba? Yan ang mga kontrahin mo, yung mga ganyang klase ng mga award. Di ba? Ay, nako. Ay, nako. Pinagtatawanan mo kami. Pinagtatawanan mo TV Boss Lee. Sapat mo, sapat. Lock itong black na to sa'yo. Pero, pag ituloy mo si Ryan, si Francis Leo Marcos, mamimili ka. Matalinawan ka, makulong ka habang buhay, o malulumpo ka. Yan. Ito. Ito mga ginagawa niyang ganyan, no? I think, parang may sinabi rin siya sa akin. Eh, naka-download na naman lahat ito. Ito. Yung sasabihin ko sa dulo, ano? May mga magpa-file ng kaso. At isa na ako doon. Kaya, wish ko lang, no? Kung sino hong may kilala sa address nito, at full name niya, no? Pakisendo sa email ko. Batas natin at gmail.com. Tapos, mga kabatas natin, ano, kasi parang may sinabi pa siya sa akin na parang magsusunugin daw ako. No, pero dito, dun sa trinitret niya na tao na ito, ano, sabi niya, lulumpuhin niya. Matalinawan ka, makulong ka habang buhay, o malulumpo ka. Yun lang o. Close na ako sa palate. Hindi po ako nagbibiro. Hindi nagbibiro, TV Boslin. Yan, ha? Sino ba TV Boslin? Oh, mira mata mo. Sino ba yung TV Bosley na yan, 'di ba? Oh, isang FLM defender. Oh. Ito, ganun lang. Tapos ito mga kabatas natin, bilang tulong din dun sa mga tao. Magkakaso pala siya, welcome. Oh, 'di ba? Kaso lang naman ang kaso, ganun lang naman 'yun eh. Oh, 'di ba? Oh, tapos siyempre mag-file ka rin ng kaso, mag-counter affidavit ka rin mga kaibigan, magbayad ka rin ng abogado para makapag-file din ng kaso sa kanya. Doon mo naman dalahin naman sa probinsya mo rin naman mga kaibigan. Ganun lang 'yun eh. Na trinitreten ng mga ganito, no? Gagawa kasi ako ng complaint affidavit. Yung complaint affidavit na yon, sisimplihan ko na lang, no? Fill in the blanks. Ano ho? Tapos, lahat ng mga nandoon, i-insert nyo na lang yung pangalan, tapos yung video, at saka yung i-quote nyo yung mga sinabi nila laban sa inyo. Ano? Ilalabas ko yon doon sa community natin, i-download nyo lang po, no? Yung doc word na yon, tapos, pwede na kayong mag-file ng kaso. Pag gusto nyo magpatulong, walang problema. Ano? Pero, ilalabas ko na yung time tag. Kailangan ko lang po yung pangalan nito, yung buong pangalan niya, yung real name niya, at saka yung kung saan po yung tirahan niya. Diba? At kung meron kayo nakikita na mga ganyan din, na mga nag-threat, ano, sa social... Ngayon yung mga kaibigan, tapos kunyari, halimbawa, ipapile niya rin sa malapit sa kanya mga kaibigan, magre-request ka naman mga kaibigan ng motion na ilagay sa gitna ng Mindanao tsaka gitna ng Taguig mga kaibigan kung siya yung magpapile mga kaibigan para parehas kayo na ano kasi syempre alanganin naman doon sa isa na pupunta rito tapos isa pupunta rito sa gitna mga kaibigan doon mag-meet. Social media pagpaalam nyo rin yun sa akin para oh nanghihikayat mga kaibigan na kung sino yung mga gustong magsampa ng kaso mga kaibigan para marami siyang kliyente mga kaibigan ganun siguro yan magawa natin ng karampatang action ano kasi alam nyo isa sa mga advocacy natin dito sa batas natin syempre no so go lang mga kaibigan hayaan natin sila kung ano yung gusto nila mag-file sila na mag-file ng kaso mga kaibigan pag na-file lang ka ng kaso pag nabigyan ka ng subpoena pumunta ka ron pasinungalingan mo kung iakyat dun sa korte magpiansa ka di ba? Tapos ano yan eh bibilang yan ng mga 10 hanggang 15 taon mga kaibigan bago matapos yung kaso na yan mga kaibigan so maraming paraan ng delaying tactics mga kaibigan di ba? Tapos syempre matagal na kaso yan mga kaibigan eh di ba? So public attorney's office ang hahawak dyan mga kaibigan ganun lang kasimple yun mga kaibigan linisin din itong social media. Wow, ang gusto niya linisin yung social media. Kumbaga yung sa kanya lang yung masusunod, parang ganun ni. Eh. Ayun, matatapang sila eh. Tingnan natin kung hanggang saan yung tapang. Oh, 'di ba? Matatapang daw tayo. Tingnan natin kung hanggang saan yung tapang. Oh, 'di ba? Naghahamon mga kaibigan, nagpo-provoke nila at
pag makikita tayo personally, eventually, di ba? Yun ang masaya, di ba? Ayun, di makita eventually, personally, sa korte, eh, ano pa naman makikita sa korte? O, di ba? Kasi ito, time-consuming ito, mga kaibigan, napakatagal na proseso nito, mga kaibigan. Pero, ito, sabi ko sa'yo, huwag na huwag kayo maglalabas ng pera. Pansa lang ang ilalabas nyo, mga kaibigan. Kasi, kung wala kang pangbayad ng abogado, mga kaibigan, bibigyan ka ng public attorney's office ng abogado, mga kaibigan. Di ba? Ganun lang yun, eh. O, di ba? Magkikita-kita tayo, tapos, ha, ito, musta, nakikita lang kita doon sa, ano, sa YouTube, ah, tapos, ano, minumura-mura mo lang ako, ah, tapos, di ba, appear, ganun, at bawal pala appear ngayon, siguro high lang, di ba, ganun po, no, so, oh, di ba, may pananakot mga kaibigan, please, eh. Please, kung kilala nyo, kung alam nyo, yan, okay, padala na lang, kasi nga, nakita nyo naman, yung, sinabi nyo noon sa akin doon, at, hindi lang yun, kaano ba katagal, kasi nakalagay dito, no, ah, abogadong libayan sa palengke katumira, lawyer Payot. Yan, lawyer Payot daw ako. DJ Nilangaw, sabi niya. Oh, eh, ano naman? Oh, may freedom of expression tayo, eh, di ba? Pwede naman sabihin lang kung ano, eh. Kung totoo ba yung sinasabi sa'yo? O, eh, hindi naman para totoo, eh, oh. Lawyer Payot, ha? Okay. Very good. Alam niya, hindi ako na-apekto. Hindi lang siya na-apekto, mga kaibigan. Pero, lawyer Bayot daw, ganito, ganyan, ganyan, ganito. Hindi daw siya naapektuhan, mga kaibigan. Alak na patuting na muna, DJ Bayot daw. Paano ka naging DJ? Tulad nga yung sinabi ka, ino, maisa, abogado nga kalabang ko. Chill na chill lang ako. Ay, ang TV postly na ito, di ba? Ah. Kung abogado raw yung kalaban niya, mga kaibigan, chill na chill lang daw siya. Ito pa kayang TV postly na ito. So, talagang minamaliit lang niya ang mga maliliit na tao, katulad ni TV Bosley, minamaliit lang niya, mga kaibigan. So, kung lalabanan talaga siya ni TV Bosley, malalaman natin yung mga kaibigan. Hindi naman papasindak siguro si TV Bosley, mga kaibigan. Atin na natin kung saan siya mag-chill eventually. Yeah. Oo, diba? Yan yung word, mga kaibigan, na merong pagbabanta, merong pananakot, mga kaibigan. Yun yung nakikita kong ano, mga kaibigan, eh. Sa pananalita nito, mga kaibigan, may pananakot, eh. Oo, diba? Talagang ginagamit niya yung pagiging attorney niya, mga kaibigan. May pananakot na ano para hindi siya i-bash ganun nung dating nito, eh. Yan. Eto, hindi ko inibento yun, ha. Dito na ako mag-e-end. O, patas natin. Hindi ko inibento yung sinasabi ko sa inyo na sinasabi niya sa akin na Bayot. Ito. O, diba? Pupunta ka doon sa korte. Ididimanda mo yung isang tao. Eh, sinabihan akong Bayot, eh. Sasabihin, kakabuton dyan, ito ang abogado ito, sinabihan lang ng Bayot, nagdemanda na kagang, ito ganyan lang ng patuti. Tignan niyo yung title sa taas, ano, lalakihan ko. Ay, ano, wala. Ito, abogadong libayan sa palengke katumira, lawyer Bayot. DJ niya. Oh, eh, ano naman kung sabihan ka ng ganun? Oh, anak ng patuting naman, oh. Ilan ba ang ano, attorney libayan sa Pilipinas, mga kaibigan? Tingnan natin, may, siya lang ba ang attorney na libayan? Parang siya lang eh, wala akong ibang ano eh. Oh. Sige, tingnan natin hanggang saan pupunta yung ganyan niya. O, tingnan natin kung hanggang saan pupunta, di ba? Eh, abogado ka, eh. Malaya ka makakapagsampa ng kaso, yun ang trabaho mo, eh, di ba? Magaling ka gumawa ng ganyan. So, gamitin mo yung ano mo, sa mga kapwa mo na ano, mag-ano ka na mag-ano, magkaso ka na magkaso, magsawa ka. Alright, nag-end daw ako mga kapatid natin. Ito, no, dun sa mga balak pa, na tumira sa akin. Oh.
pakinggan nyo mga kaibigan, ito, para dun pa sa may mga balak na tumira sa akin. Pakinggan natin mga kaibigan. Go ahead. You're well natin. Ayan, pakinggan nyo maigi ha. Sige, tingnan natin hanggang saan pupunta yung ganyan niya. Pakinggan natin, pakinggan natin. Alright, nag-e-end daw ako mga kabatas natin. Oh, mag-e-end na raw siya mga kaibigan ha. Pakinggan natin mga kaibigan ha. Kung may threatening ba mga kaibigan sa kanyang pananalita mga kaibigan? Tingnan natin. Ito, no, dun sa mga balak pa na tumira sa akin. Go ahead. You're welcome. Oh, yung may mga balak pa na tumira sa kanya, go ahead. So binibigyan niya ng go signal mga kaibigan na we are welcome na tirahin sa mga kaibigan. Oh. No? Kaya ko naman lahat. Narinig. Oh, kayang-kaya naman daw niya lahat yan. Kaya siguro lahat. Ito ang FLM ng mga defenders na ito. Mababang klase. Oh, yung mga FLM defenders na ito mga kaibigan, mababang klase. Oh, di ba mga kaibigan? So, binaba niya yung pagkatao ng bawat FLM defenders mga kaibigan, di ba? Oh, pangyuyurak yung mga kaibigan. May kaso rin yung mga kaibigan. Hindi pwedeng walang kaso yung mga kaibigan. Oh, di ba? Kasi tayo, oh, ako, FLM defender ako. O, di ba? Parang patuting talaga, oo. Yung mga death threats, marami na rin ako sa tingin nyo bilang isang trial lawyer. No? Wala akong nare-receive na ganyan. No? Sa tingin nyo, hindi ako nakikipagsapalaran sa pugnang buhay sa buhay. Di ba? Pero, tingnan natin. Sige. Yun. Hanggang saan yung kaya nyo. Tingnan. Ayun, nagbabanta mga kaibigan. Sige, tingnan natin kung hanggang saan yung kaya nyo. O, diba? Sa akin, personal kong ano mga kaibigan, parang pagbabanta mga kaibigan na kung sino yung magbabasa kanya mga kaibigan is talagang titirahin niya mga kaibigan. Lang! Ako! Gawin nyo lang. Pero syempre, no? Sana, issue ang pag-usapan. Pero pag tao, ang pag-uusapan natin, meron kayong kalalagyan. O, issue. Pag issue, okay lang mga kaibigan. O. So, itong vlog ko na to, ito is yung issue namin sa iyo para kay TV Bosley. O, diba? Ito yung issue mo kay TV Bosley. Issue mo sa FLM family, sa FLM community. O, diba? Alright. Yan, magpapaalam po muna ako. No? Maraming salamat sa inyo lahat. At, yan. Okay lang, no? Hindi ako galit. Hindi daw siya galit, pero pikun lang siya mga kaibigan. Ingat po kayo. No? Tapos, 10 issue yung linabas ko. Kung kaya nyo. Diba? 10 issue yung nilabas. Kung kaya daw natin mga kaibigan. So, naghahamon siya mga kaibigan. Nagpo-provoke. Itakal nyo rin yung 10 issues na yun. Oo. Pag nagawa nyo yun, no? Dilip ako sa inyo. Papatan na. Diba? Yan. Anyway, paalam na ako. Punta ko tayo sa kabila. At pag-usapan naman natin yung issue. Tungkol sa shoplifting, no? Issue. O, diba? So, binigyan ko to ng reaction mga kaibigan dahil meron siyang issue kay TV Bosley mga kaibigan. At meron siyang issue patungkol sa FFCI Worldwide at patungkol kay Francis Leo Antonio Marcos. So, yun lang muna yung reaction natin video ngayon mga kaibigan dito kay Attorney Libayon. Isang matinding attorney to mga kaibigan, 'di ba? So, ang request ko lang attorney, patingin naman po ng mga credential ninyo para in the near future, malay mo mayroong kaming mai-recommenda sa iyo ng mga kliyente, 'di ba? Siyempre kailangan titingnan namin yung record lahat ng ano, yung kung top notch ka, kung ano yung level ng pagka-attorney mo, 'di ba? Siyempre, kailangan ko, halimbawa ako, mag-hire ako ng attorney, ano ba yung credentials mo? Pwede ko bang makita? O, diba? Siyempre, ganun yun. Siyempre, diba? Pwede mong, bilang kliyente, pwede mong hilingin sa abogado mo na magiging abogado mo yung kanyang credentials. O, diba? Hindi porque sinabi, attorney ka lang, ganito, ganyan, kukunin mo na. Siyempre, gusto kong makita yung credential. Yun lang sa akin, mga kaibigan. Agbyag Francis Leo Antonio Marcos, mananatili kami sa pagsuporta sa iyo. Apo Lakay, hindi ka namin iiwan. We love you.